Hello everyone, and welcome back to my channel. Alam nyo ba na ang unang lesson sa elementary science ay ang different properties of materials? May tatlong pangunahing properties sa materials. Ito ay ang porosity, buoyancy, at biodegradability. Ngayong araw, gagawa tayo ng simpleng experiment upang lalo maunawaan kung ano ang porosity. Ang mga sumusunod ang kailangan natin magamit. Piraso ng tela, bulak, sponge, tissue, papel, bato, coin, pako, rubber band, at salamin. Kailangan din natin ng tubig at container at cellphone o timer. Una, dapat may sapat na tubig, amplanggana o container. Ikalawa, isa-isang ilagay at ibabad sa tubig sa loob ng 30 segundo ang mga bagay. Obserbahan at tukuyin ang mga bagay na sumipsip ng tubig. Ilista natin sa pisara ang resulta ng ating ginawang experiment. Ano-ano ang mga bagay na sumipsip ng tubig at ano-ano ang hindi? Ang mga bagay na nag-absorb ng tubig ay papel, sponge, tela, tissue, at bulak. Ang mga bagay na hindi nag-absorb ng tubig ay bato, coin, pako, rubber band, at salamin. Ang tawag sa mga bagay na kayang sumipsip ng tubig o anumang liquid ay tinatawag na porous materials. Habang ang tawag naman sa mga bagay na hindi nag-absorb ng tubig ay non-porous materials. Ang ibig sabihin ng porosity ay ang kakayahan ng isang bagay na mag-absorb o sumipsip ng tubig o anumang liquid. Kaya kung tayo ay naglilinis ng natapong tubig, mga mantikang kumakalat, at makatulad nito, gumamit tayo ng porous materials gaya ng papel, tissue, tela, o sponge. Ngayon, naunawaan niyo na ba ang ibig sabihin ng porosity? Para sa mga di pa nakakapag-subscribe, click like and subscribe button. Pindutin niyo na rin po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod ko pang mga video. Thanks for watching! Bye-bye!